Hello fellow teachers, parents, tutors, viewers, good evening. Narito na naman po ako si Mrs. Erlinda Claverea. Ako po ay mahilig mag-imbento ng mga techniques tulad sa beginning reading at sa simple sa mathematics for pupils who cannot memorize the basic facts, no finger counting. At sa gabing ito ay maaaring matulungan ko na naman ang mga teachers and pupils kung gagayahin nila ang ipapakita ko sa kanila. Ha? Ngayon, nakikita ko kasi sa harapan ng classroom, sa harapan ng mga bata, ang alphabet strips na ang mga letters of the alphabet ay yung mga letter names nila ay represented by pictures na iba ang initial sound ng picture. Katulad halimbawa ng letter A, ang letter name niya ay letter A. Ngunit ang picture na nakikita na nagre-represent ay apple. So, iba yung A, iba naman ang A. O parang hindi nagtutugma. Kaya, para sa akin, hindi advisable sa E.S. Claverea's technique na mauuna ang pagtuturo ng alphabet kasi nga ang mga letters of the alphabet have different sounds, iba-ibang sounds. Kaya tinuturo ko ang alphabet pag marunong na sila magbasa, natapos na yung 4 lessons. At kung magaling na, mas madali silang turuan ng alphabet kung marunong na sila magbasa. Kasi ang alphabet naman sa E.S. Claverea's technique ay hindi naman talaga kailangan sa pagbasa sapagkat nagbabasa kami by syllables, not by letters or by sounds. Although na may sounds na rin sa hulihan, pero ang E.S. Claverea's techniques ay nagsisimula talaga sa syllables, by syllables, not by sounds or not by letters. Pero nagtuturo din ako ng alphabet. Kinakailangan din ang alphabet sa pag-spell, sa pagdikta, at saka sa pag-alphabetize, pag-arrange alphabetically. So, yan ang halaga ng alphabet. Ngayon, sa gabing ito ay tutulungan ko ang mga guro na gumawa ko kasi ng mga pictures na may mga initial sounds na kapariho ng tunog ng letter names. Pero sa out of 26, mayroong 18 na pwedeng gawa natin ng picture na pariho ang tunog, initial sounds ng letter names. Pero mayroon din 8 na hindi pwedeng, hindi talaga magagawa. Katulad ng flower, ng F. Nagsisimula sa F, nagsisimula sa A, F. Kaya ang ginawa ko sa F ay flower. At sa M, ang M naman nagsisimula sa A, ang initial sound niya ay E. Kaya ang ginawa ko ay mat. Katulad ng Q. Wala naman ang word na nagsisimula sa Q. Kaya ang linagay ko queen. So, 8 letters na hindi pwede gawa ng initial sound na ang pictures niya ay pareho ng tunog ng letter names. Pero karamihan ang 18 letters ay pwedeng i-represent ng mga pictures na kapareho ang initial sound. Ito na. Papangalanan na natin, ha? Katulad nito. Letter A. So, ito na. Letter A. As ang picture na nag-represent ay angel. So, A. Ang angel ay nagsisimula din sa A. Angel. So, napakagandang tingnan. What letter name is this? A. Letter A. Then, the picture is angel. Angel. Lapit-lapit. Yan, ha? A, as in angel. Then we have letter B. Hindi yung ball kasi ang B ay B. Ngayon, ang magre-represent sa kanya ay B, as in honeybee. Ayan na, B. Ganda, no? Then, C,
not cut, kasi ang cut ay ka. So, ang pinili kong picture na mag-represent sa C ay circle. Circle. Ayan. At sa letter D, ang pinili ko ay deer. Not dog. Ito ay deer. Ayan, ganda, no? Deer. Sa letter E ay eagle. Eagle. Ito na, letter F. Ang initial sound ng F ay nagsisimula sa E. Kaya hindi pwedeng lalagyan natin ng E. F. So, ang sound niya ay F. So, ito ay flower. Flower. F. O, ito ay G. As in giraffe. Giraffe. G. Ito ay H. Ayan, ang H. Nagsisimula naman sa A. H. Ayan ay hen. Hen. Ito ay tunay. I. Letter I. So, ang initial sound ay I. Ice cream. Diba? Paborito yan ng mga bata. Ice cream. Then, we have letter J. Now, naghanap ako sa dictionary at ang nakita ko ay bird. J bird. J bird is found in Northern America. North America. Right? J bird. A bluebird. Then, we have K. Letter K. Yan o. K. Ang nag-represent sa kanya ay K. Ito naman. L. Ayan. Leaf. Leaf. M. Letter M. Mat. Mat. Then we have letter N. Net. Net. We have letter O. Letter O is oar. Sagwan sa Tagalog. Sa Filipino ay sagwan. Ginagamit sa pagsagwan sa bangka, sa tubig. O. Oar. We have P as in pig. You know? P as in pig. Then, Q. Queen. We have queen. Letter R. Yan, nagsisimula sa A. R. So, ang nag-represent ay rat. Rat. Then, we have letter S. Star. Star. Then we have letter T. T as in teacher. Teacher is very familiar to the pupils. Teacher. Then we have U. Uniform. The pupils are wearing their uniform. V as in vinta. Vinta. The people in Mindanao are using vinta, another name for boat. Vinta. Which W. W. So, ang nag-represent sa kanya ay picture of which. Then we have letter X. X. X-ray. The picture is X-ray. Then, letter Y. Y. We have yellow. Ang laya, no? Napakalayo, yellow. Tapos, ang, ano niya? Y. Malayo. So, yellow na lang. Yellow. We have Z. As in, zebra. Alright. Tama ang tunog niya, zebra. Right? Right? Yan ang tatapos ang mga pictures na pinag-create ko para mag-match ang tunog doon sa mga letter names. So, doon mayroon tayong walo, mga walong
letter names na hindi pwedeng bigyan ng angkop na pictures. Pero yung 18 ay angkop na angkop ang mga pictures sa letter names, di ba? So, sana nakatulong ang aking ginawang mga pictures na magre-represent ng mga letter names para hindi mahirapan ang pupils. Kasi, ang mga each letter has 3 or more sounds. Katulad ng A, apple, always, and then angel. Katulad ng C, circle, and then we have cat, and then we have chicken. So, nakakalito yan sa mga bata. Kaya, sa AS Clarivoyance Technique, hindi muna ako nagtuturo ng letters of the alphabet para hindi makonfuse ang mga chikiting akin. So, bueno, please subscribe, please share, i-share ninyo sa mga co-teachers natin, mga kakilala ninyo, at like, and then pindutin ang notification bell para kung mayroon akong bagong ma-notify kayo. Thank you for watching. Good evening.